of here. Alright guys, welcome sa episode 2 ng ating modded survival series. And yeah, as what you saw, ayun, namatay tayo sa creeper. Nagkakalap ako actually ng isa pang area kung saan ako makakuha ng copper. Kasi trinay kong i-prospect yung dito sa area natin, itong malapit sa atin. Kaso hindi ko mahanap yung center point. What I mean is, hindi ko makita yung guide. Diba, kumbaga, nung last is, pag pinaprospect, that's not my intention. Pag pinaprospect natin yung area is may traces, may small, something like that. Pero dito, may traces na nagpapakita. Kaso, hindi ko mahanap yung kung saan banda yung may small. And, yun. So, naghanap ako dun and sadly, namatay tayo. And ito yung ating obituary. Yan. So, pag namatay ka naman dito, guys, is may beacon. And then, papakita kong sa map. Ayun, malapit lang. May nakita na ako actually dun na area kung saan may copper. And naghanap lang ako actually ng water kasi nauuhaw na yung nauuhaw na tayo actually. So, yan. So, ngayon, bago tayo pumunta doon guys, is I think kailangan na nating i-handle yung ating thirst. I mean, yung ating hunger. So, wait lang. Gawa muna tayo ng tools. Saan yung mga stick? Oh no. Wala pa tayong stick. Meron din ako actually ginawang charcoal. Wait, pakita ko later. Hanap lang tayo ng stick kung meron man dito. Ayun. Yan. So trinay ko yung charcoal pit. Kung kailangan bang 3x3 siya kasi yung nakalagay sa book. Magpupunta tayo dito sa dito ba? Ayan, charcoal pit. Ayan. So ito yung pinapakita dito is 3x3 diba? Ayan. So trinay ko siya ng 2x1 lang ata. Saan yun? Dito. Dito ba? Ayan. So, pwede naman siya. Pwede siyang 2x1 lang. Ayan. So, ganito lang siya gawin. Maglagay ka ng at least and complete set ng any type of logs. Ayan. Then, takpan mo siya. And then, sindihan mo tong part na to. Pag umapoy na, pwede mo na siyang takpan ng dirt. And yun. Magpa-process siya guys. So may time needed pa rin para ma-process yung charcoal. So yun. Iwan na rin natin yung ating obituary paper. And also since meron na tayong bucket no. Ito pala ito yung hindi ko na-explain nung last episode. So yung bucket dito, itong wooden bucket. Pag kumuha tayong water, ayan. Palinagay natin, hindi siya source block. Ayan. Kita nyo, nawawala.
So hindi mo talaga pwedeng i-transfer yung tubig. Kaya, and best advice talaga guys is kung magbibuild kayo ng base, malapit na lang sa lake or any type ng body of water. Aside sa dagat, syempre. Kasi sa mod pack na to, I think pag uminom ka ng salt water, ayan, lalo ka lang mauuhaw. Yeah. And may hot spring water din, which is, asan na ba yung hot spring water na nakita ko? Ito. Ayan, spring water. Hindi ko alam kung pwedeng inumin to eh. Pero dun, yung spring water, pwede kang mag-heal dun. Ayan. So, mag-re-re dyan yung character mo. Pagka tumayo ka dun sa spring water. And then, saan na ba yung bucket natin? Ayan. Ah, no. Kailangan pa natin ng... Okay. So, ang gagawin ko muna, guys, is I think malapit nang masira yung pickaxe natin. Gagawa lang ako ng pickaxe. So, yun. Saka... tawag dito. Saka... ng iba pang tools. Ayan. Naku, andun pala yung vessel natin. Hold on. Ayan. So, kunin ko na lang muna yung aking mga gamit dun. Alright guys, so and nakabalik na tayo sa base. And walang tayong clay dito. Kasi gagawa ulit tayo ng molds. So gawa tayo ng pick ulit. Ayan. Kasi sira na yung malapit na masira yung pick natin. Gagawa na rin tayo ng mold para sa axe. And then ano pa ba? Ah, ito, sight. Ano ba yung site? Ganun. Okay. So, boom, 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 boom. Okay. And, knife. Ah. And knife. Saka... hammer. Ayan. Saka chisel. Ayan. Wait, meron pa ba? Okay na yan. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, dalawang slot lang palang kailangan. Ayan. And then, ayun, may mga weapon nga pala dito, guys. Javelin. Ayan. So, pwede tayong mag-craft na ito. Pero I think mas malakas pa rin yung axe na gamitin as weapon. Ayan. So, hindi na ako nag-craft nyan. Pero kung gusto nyo, subukan. Ayan. So, para siyang trident. So, pwede nyo siyang ibato sa kalaban. So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So, wala natin ng 600. 600. Sana kasha to,
kasya to sa isang vessel, no? So ito 400. 400, 240 plus 240. I mean, tama na actually ito eh. 60. 90. 120. 150. 180. Ilan ba to? Isa. 15. 180 and then 20. So 200, 600 and sakto. Then lagay natin dito. And then same drill. Lulutuin lang natin, guys. Then fire starter. So sa pang kailangan natin gawin is ito. Ito, barrel. Yan. So ang gamit nito is para nating lagyan ng tubig. And pwede lang tayong magdala ng one bucket na may water. Yan. Kasi makikita nyo ito, may exhaustion tayo. Mabilis tayong magutom. So, yan. So one at a time. Yan. So sadly hindi mo siya pwedeng gawing bucket, no. So pag ni-right click mo siya sa tubig, magkakalaman siya ng tubig pero hindi mo siya pwedeng i-right click sa land or kahit saan. Yan. So ma-access natin siya pag ni-right click natin, ayan. Yan, pwede mo siyang i-seal, unseal. Yan. And pagka naka-open to, tas umulan, marirefill yung bucket ng water. So, ayun. So, kailangan natin yan kasi meron tayong itong leather. Ayan. So, itong leather na to, hindi pa siya pwedeng i-craft or gamitin as material. Kasi kailangan natin siyang gawing leather. Ayan. So, mismong leather ito. And para ma-process siyang leather, kailangan natin siyang ibabad sa tanin. Para makagawa naman ng tanin, kailangan natin ng water. And then, birch wood. So, ayan. So, papakita ko na lang, guys. So, ang kailangan natin, hold on. Kailangan natin gumawa ng hammer. Oh no. Naku, mali. Yun. Yan. So, susundan lang natin to. Recipe. To kailangan natin. Ah, so clinic mo yan. And kailangan nating ibabad yung medium prepared hide. Para makagawa ng medium prepared hide, so iwa-washing natin yung scrape hide. Para makagawa tayong scrape hide, kailangan natin ng medium soaked hide. And para makagawa tayo ng medium soaked hide, kailangan natin ng raw, which is yung meron tayo. And then, kailangan natin siyang ibabad sa lime water. Ayan. So para sa lime water, kailangan natin ng flux and then ng water. Tapos yan, pwede mo siyang gawin sa barrel, kaya tayo gumawa ng barrel. So, paano siya gawin? Ayan. So, kaya tayo gumawa ng hammer. Ayan. Ayan. So, ayan. So, I think itong flux is hindi siya sa lahat eh. So, makukuha mo siya sa raw shellfish, clam, scut, loose limestone, dolomite, chalk, marble, ayan. So, dyan siya makikita. So, yan yung equivalent niya, 500.
So ito is naglalaman ng 10 bucket. 10 millibucket. So kulang tong sinira natin. So 500. Kailangan natin ng 20. 50? Ay, 20 lang. Yan, sorry. Mayan ako sa mat. So ngayon, ibababad natin tong yan. So ilalagay natin siya dun. Then i-close natin. And kung makikita nyo yan, time left, 7 minutes, 51 seconds. And so after yan, mayiging soaked na siya. Yan. Yun. So, lagyan muna natin yung mga importante site. Kailangan natin to. Chisel. Yung axe. And then, hammer. Then, yung pick. Umabot ka, please. Kaya pa ba? Ah, yun lang. So, ayun. So, solid na ulit siya. So, nalagyan lang natin yung knife blade ng 35 na liquid copper. Saka na natin gawin yung knife. Kasi pwede naman tayong mag... Hindi naman natin siya masyadong kailangan. Okay. So yung scythe, chisel, axe, hammer, yung pickaxe, yung knife, hindi pa natin siya pwedeng crack. So lagay natin dyan. So ba't tayo gumawa ng scythe? So weapon din ata to eh. Ayan. Chisel, axe, and then hammer. Then yung another, yung bago nating pickaxe. So para magawa tayo ng smooth, yung sinasabi kong smooth something, yung smooth version or variant nung stone, is para makakraft tayo ng quern. And para makakuha nun, kailangan natin ilagay yung hammer sa offhand, and then yung chisel sa main hand, and then i-right click mo lang siyang ganyan. So kung makikita nyo dun sa inventory bar natin sa may right side, may parang cube. So nag-set ako ng hotkey. Yung default hotkey niyan is M, pero pag click natin yung M is yung map, diba, lalabas. So pinalitan ko siya ng parang console, yung key before yung 1. So pwede natin siyang i-scroll. So may tatlong type, yung cube, yung stairs, and then yung half slab. Ayan. Okay, so kailangan natin ng tatlong ganito. And then, yun. So pwede na tayong mag-craft ng quern. Saan yung oro? Yan, meron tayong oro. Okay, and then yung hand stone. Yan. So dito natin i-grind yung grain natin. One month na lang. Naku, hindi ko sinara yun, ah. One month na lang yung karne. So yan. So dun sa test world ko is nag-expire din yung kumbaga yung flour. Ayan. So may expiration date din yan. Kaya mas magandang i-grind mo lang yung kailangan mo. So 8. Yung parang pinaka efficient sa akin, ah, na number.
kasi para maging bread siya. So pwedeng siyang bucket. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 8 plus 2. So, right click mo lang siya. Pwede naman natin itong i-automate. Pero, sa create mode na. Create mode. Yan. So, craft na tayo ng dough. Yan. So, meron na tayong 16 dough. And, luluto lang natin siya. As bread. So, lagyan natin siya ng fuel. Ayan. Alright. So, ayan. Nakakuha tayong achievement. Baker. Make a loaf of bread. So, pwede na tayong makapag-craft ng bagong meal. 6. So, pwede mo siyang i-combine. So, meat. Ayan. Tapos, maglalagay tayo ng knife. Yan. So, any type naman ng vegetable pwede. Kung may tag dito, may cabbage pa sana tayo, yun yung ilalagay ko. Or onion, ganun. Ang hindi lang ito pwedeng ilagay or i-combine is fruit. Yung mga fruit. So, any types of vegetable saka meat. And okay. And then ayun, meron tayong medyo decent na food. Iwan natin tong vessel na to. Yun, tumataas na ulit yung ating health. Ayan. Okay, so next, kailangan nating gawin is and mag-gather ulit tayo ng copper. Alright. So, andito na tayo guys sa area kung saan ko nakita yung copper o yung signs na may copper. And so, doon lang yung kung saan tayo namatay. Actually, tanggalin na natin yun. Yan. And pero ito yung isa pang scenario guys. Pag let's say, may nahanap kayong area kung saan may sign ng deposit. Ayan. So, ito nyo, parang maluwang siya. Ayan. Pero pag prinospect mo siya, ayan. Found nothing. Ganito rin yung malapit sa base natin. Found nothing. Ayan. So, kung ganyan guys, yan na yung mahirap mo. Yun na yun, hindi ko alam paano i-explain. Pero, yung ginagawa ko guys, na-encounter ko rin to sa test world ko eh. So, yung ginagawa ko, is naghahanap ako nung parang area kung saan mas marami yung sign. Or yung marami yung mga small ores na ganyan. So, kung kaya nito, magkakahiwalay. Ayan. Pero feel ko dito to eh. Ayan.
So, ang pwede natin gawin is, ayan, gumitna ka na lang. Ayan. So, yun siguro yung magandang decision. So, ayan. So, dito. So, gigitna ako. Pero hindi ito guaranteed ah. It's not a guarantee guys, natatamaan pa rin natin siya. Okay. So ngayon, pwede na tayong mag-prospect. Wala pa rin. Found nothing pa rin lumalabas. Siguro malalim talaga to. Ayan, traces na siya. So mukhang malalim na talaga. Small. Okay. So I think yun yung reason eh. So yung in-explain ko last episode guys. Certain amount lang or set certain level saka yung ano tawag dito? Perimeter kung saan talaga yung ore. O nagpa-found natin ulit. Hindi ko alam kung ilang blocks eh. Ayan, very large na siya guys. Mukhang promising. Mukhang malapit. Sana tamaan. Tatamaan ba natin? Very large pa rin. Okay. Pag nag-fail naman tayo guys, gawin lang natin yung... Ayun, meron nga. Malakit na siya guys. Ayun. Tinamaan. Okay, so I think sinuwerte tayo. Tinamaan natin. So hindi siya center point siguro. Pero tinamaan pa rin natin. Okay. Pero ang lalim ah. Grabe. Okay, so mag-set lang tayo ng support ulit. Ayan. Na ito yun. I mean, narinig nyo yun. Parang babagsak yung... Gypsum. Okay, support. Diyan. And same setup gaya nung ginawa natin sa unang mining area natin. And boom. And okay, so magmamine lang ulit ako guys. See you later. Let's go. Guys, so yun, we made progress and nakapag may na tayo ng medyo marami-rami ng copper and ito yung area, so marami pa naman, so maganda yung spot dito kasi malaking deposit siya ng copper, so pasira na yung pickaxe ko kaya siguro okay na muna yung na-acquire natin this time. So, balik lang tayong base. Alright, so, and we're back dito sa ating base. And, papakita ko lang yung
na-collect natin. So, yung mga gypsum. And ito yung copper natin. Yun, no? Medyo marami-rami na, guys. And ayusin lang natin yung inventory natin. Ayan. So, meron din palang way para makakuha ka ng torch. Ayan. So, right-click mo lang sa mga torch. Ayan. So, automatic siyang mako-convert sa torch. And sa building part naman, may mga ito, building materials. And so, yung thatch, isa yun. And then, mud bricks. So, kailangan natin ng mud. Loam mud. Pwede natin siyang i-craft ng brick. Ah, okay. Clay ball. Any type of dirt ata to. Ayan. Ah, gets. Okay. So, pwede natin itong gamitin. Pero I think i-skip na natin to. Pero let's see kung tawag dito. However, it's breakable and allow players and mobs to walk through it. Ah. In order to make the wattle solid, it first must be woven with which requires adding stick to the structure. Okay. So, mostly ng material is clay, yung straw, and then any type of dirt. Ata. Try kaya natin. Any type of dirt. Usage. And okay, so pwede naman natin siyang gamitin, pero yung clay yung problema natin. Medyo marami naman ako nakitang clay deposit dito, but we'll see, kasi meron naman na tayong na-acquire na building blocks. Ito, so itong mga to, para hindi siya maging affected ng gravities. Pwede natin siyang gawing half slab. Ayan. Or stairs. Pero pagka ito lang kasi, ayan, affected siya ng gravity. So, proceed na tayo sa next step. So, pag-iisipan ko muna kung gagamitin natin yung, ang tawag dun? Dob. Ayan. So, yung leather. Ayan. So, soaked na siya. Pwede natin siyang kunin. And then, ipaprocess natin siya. Naku, wala pa nga tayong lugs. Kailangan ba lugs or any flat surface? Naku, kailangan ng lugs. Lang kuha lang tayong lugs. Chest. Ah, ito. So, ito pala yung gamit ng sight. Ayan. Ayan. Para makakuha tayo ng saplings. Yun. Yun. Meron pa ba? Ayan. F3B natin. Okay. So, meron tayong 5 saplings. Okay. Kita nyo? Pagka nag-upgrade tayo ng tools, mas marami na yung lugs na nakukuha natin. Unlike dati, parang 3 ata yung pinakamataas. Linisin lang natin yung area.
magpa-plant ako dito. So yan, may 6 days para tumubo yung tree. Wait, ano yun? May hitbox na lumabas. Okay, so kailangan natin ng log. Then, na-right click natin yung soaked hide. And then, kailangan natin ng knife. May knife na ba? Ah, wala pa pala. Hindi pa natin na kompleto yung knife natin. Craft lang tayo saglit. Ayan. So, kailangan natin siyang i-scrape. So, right click lang. So, tatanggalin natin yung, kung nakikita yung parang pixels. So, pag in-scrape natin, ayan, mag-iba yung kulay. Ayan. Yun. And makikita nyo yung sa status bar sa taas. Small scrape hide na siya. Ayan. So meaning, okay na siya. Okay. Yung iba naman. Same drill. So tanggalin lang natin yung pixels. And soak pa rin. Ayan, scrape. Nako. Kulang pa. May natira pa sa taas. Ayan, okay na. So after nyan, after natin siya ma-scrape, bababad natin siya sa water. Ayan. And then may 8 minutes ulit. So antayin lang natin. And meron pa yung isang recipe, yung tanin. Tanin ba yun? So craft pa tayo isang barrel. Ayan. Ah, no. Okay. Kain ko na lang to. And then, saan yun? Yan. Ilang kailangan nun? Double end ba yun? Ayan. So, 1,000 millibucket, isang piraso lang. Okay? Isang piraso. Then, 8 minutes din siya mapaprocess para maging tanin. Ayan. So, kailangan natin itong leather kasi kailangan natin itong anong tawag dito? Ano lang item yun? Nalimutan. Bellows. And bellows. Yan. So, kailangan natin to. Kasi kung makikita yung mga lugs, let's say ito. Yan. So, dun sa details, burns at dark red for 1 minute and 30 seconds. So, may mga item dito na kailangang or may smelt lang siya higher than yung ano ba to? Heat measurement ba yung tawag sa dark red? And saan ba yung to yan. So, makikita nyo itong bar dito. So, ito dark, di ba? Tapos red, yellow, hanggang white. So, dark red siguro hanggang dito lang yung heat level nung chestnut lug. Ayan. Kung titingnan natin yung copper, ayan, melts into 210 MB of copper at orange. So, hindi siya hindi siya may smelt kung ito lang yung gamit natin, yung
chestnut log. Ayan. Pero yung coal, ay charcoal, is up to yellow-white. So, ayan. So, pag ito yung ginamit nating fuel, is kaya niyang ismelt to. Since kung titingnan natin dito, yung yellow-white is andito na sa taas, yung orange is andito. Okay? So, kailangan na natin gumawa ng area dito. To. Siguro ilayo natin. Saan ba maganda? Okay na lang tayo dito. Mabilis kasi mag-spread yung apoy dito, guys. Kaya kailangan nating ilayo dun sa mga flammable. Like itong mga chests. So, need natin nung ito. Yan yung torch. Okay. Shovel. Saan yung shovel ko? Ayan. So, gagawa tayo ngayon ng charcoal forge. Saan na yun? Charcoal. Ayan, ito. So, gagayahin lang natin. Or pwede mo rin siyang i-click dito para may guide ka. Ayan. Then, sabi nga, right-click to anchor the structure. Right click. Huh? Nope, hindi dyan. Sayan. Ayaw niyang naman pumunta sa gusto kong pwesto. Well, so yun, guide lang naman yun. Pwede naman natin siyang gawin. Yan. Napirapan pa natin. And then, kailangan natin ng, ang sabi dito. Sinabi ba dito? Kung ilan? Ay, ito. This is constructed with 5 stone blocks surrounding a charcoal pile of 7 or 8 layers. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. And then, wala na yung fire starter natin. Ayan. Gawa rin tayo ng tool rack. Ayan. So, pwede natin ilagay dyan yung mga tools natin. Ayan. So, hindi pa pala siya umaapoy. Sorry naman. Okay, kung narinig yun. Okay, prepared na siya. Tapos na. So, last step is dito. Tayo lang nating maging tanin. Oh, wait. Kailangan natin itong i-move. Yan.
Alright. Okay. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Narinig ko na rin yun. Okay natin yung tanin. Ha? Huh? Kala ko ba 1, 1, isa lang? Tama naman, di ba? But yun lang yung kinalabasan. Isang millibucket lang. Oh no. So we need more logs then. So mali yung computation natin. So yung kasi tama naman eh, di ba? Sabi dito, ah, okay, 1,000 millibucket. Sorry naman. 10,000 millibucket nga pala yung laman ng isang barrel. My bad. Ouch. 25. Tagal pa na ito. Sana nagtira pa pala tayo ng kahit konti pa sa pickaxe na 51 over 600. Wait. Kasama ba yung birch? Oh, sequoia. Ay, pwede. Pwede yung birch. Hindi na tayo makapag-print. So ngayon, ibabad na natin to. Sa 8 minutes ulit. So sa ngayon, pwede natin gawin is hindi pa tayo pwedeng mag-craft. Sayang. Ganito na lang. Kulit lang muna ako ng logs, guys. Para gawing charcoal. Okay. Kasi medyo kailangan natin ng maraming charcoal. Kukulangin tong 4 na meron tayo. So, yeah. Kulit lang ako ng logs. Dito siguro sa east. Then balikan ko kayo. Gawin natin yung charcoal pit. Alright. Alright, so, and medyo may nakulik na ako na logs. And kung makikita nyo, marami na tayong stick. So, isang way pa para makapag-produce tayo ng charcoal. Punta tayo dito. Or dito na lang. Yan. So, dun sa book, ang pinapakita ng example is parang 3x3, diba? Ayan, yung ganyan. And
yung trinay ko nung last is pwedeng yan lang, and then takpan mo lang to. Wait, I think mas okay pag sa gitna. Para symmetric ba? Ayan. So, kumbaga ganyan. Then, lalagay natin yung lugs. Ayan. And then, sa sticks, guys, pwede natin siyang gawing ayan, stick bundle. I mean, stick bunch. Ayan. And then, pwede siyang i-compress ulit para maging stick bundle. Ayan. So, ito pwede siyang gawin or gamitin para makapag-produce ng charcoal. I think yun lang yung gamit niya, guys, eh. Yeah. Ah, hindi. Pwede rin siyang sunugin para maging wood ash. Ayan. Yes, wood ash is pwede mong gamitin as fertilizer. Ayan. Tama ba? O, kasi may potassium, phosphorus and potassium siya. Ano pa bang gamit na ito? Ah, okay. So, kung winash mo siya, pwedeng may or may 20% chance na maging charcoal. Okay, okay, okay. Okay. So, yung stick bundle, ganun din. Shift, right click. Ayan. And then, tatabulan lang natin siya. Ayan. So, pwede natin siyang sindihan gamit ang fire starter or magtapon lang tayo ng torch. Ganyan. Basta antayin nyo lang umapoy. Ayan. Then, takpan nyo ulit. Ayan. So, wala siyang indication kung ilang minutes. Siguro 8 minutes din to. Not sure. Or depende ata kung ilan yung lugs. Set of lugs yung linagay nyo. Pero after mawala itong smoke particles, meaning tapos na yung process. Okay. And then, punta tayo ngayon dito. Nakakuha pala akong mga saplings. Plant na rin natin. Ayan. Oh, one off. Ayan. So, umpisa na rin nating mag-spam ng saplings dito sa base. Para may makuhanan tayo ng logs. Ayan. Ayan. And then ito, pwede natin siyang i... Nasabi ko na ba na... Or yeah, basta pwede natin i-stack yung mga lugs. And yung mga stick bundle. So shift right click lang. Wait, ilayo natin sa apoy. Temporary pa lang naman to, guys. So... Maglalagay lang tayo kung saan space. Ayan. Ito rin. Ayan. Ito. Ayan. Saan na yun? I think tapos na yung leather. Ayun. Okay na. Saan yung bucket natin? Kunin natin yung natira. Transfer natin dyan. Para meron pa tayong isang empty bucket. Okay. Then, magka-craft na tayo ng bellows. Bellows. Yun. Then, right click.
Ayan. So, may indication naman kung saan lalabas yung hangin. Ayan o, pag pinipindot mo, may particle na parang hangin. Yung sa back part niya, ayan, walang butas. So, dapat nakaharap yung butas dito sa charcoal forge. Oh, tama. Then, ang gagawin lang natin is right click. And then, boom. So, ayan. Na-activate yung forge. So, meron na tayong charcoal forge. Dito tayo pwedeng magpainit ng or mag-smelt. So, ito yung natira natin nung last. Ayun lang, wala na. Okay, so gawin na rin natin yung iba pa nating tools. So, wala tayong shovel. And kailangan ulit natin ng isa pang copper pickaxe. Pero bago pala yun, I think mas okay na mag-proceed na tayo sa next step. So, kailangan lang natin ng raw slate. So, lagayin natin siya dito. And then, pag right click, ayaw. Ah, hindi siya kasama. Oh no. Problema to guys. Kailangan natin humanap ng... Kasi kailangan natin gumawa ng anvil. So, granite, diorite, gabbro, rhyolite, basalt, andesite, dacite. So, kailangan natin kumuha ng granite, gravel. May granite ba dito? Yun, granite. San banda to? North. Okay. So, kuha lang ako nung raw granite, guys. Alright, so meron na tayo ditong raw granite. So, kailangan lang natin siyang ilagay dyan. Kumuha na akong extra ba sakali. And then, right click natin siya using yung ating hammer. Ayan. And meron na tayong granite anvil. O, diba? So, lalagyan natin siya ng hammer. And then, ng flux. Okay. Naku, pasira na yung hammer natin. Ayan. Okay. So, hindi pa tapos yung charcoal natin. Ayan. Umuusok pa. So, gumawa tayo ng anvil kasi gagawa na tayo ngayon ng copper anvil. Ayan. So, kailangan natin gumawa nito guys para makagawa tayo ng tools. Ganito. Na hindi na natin kailangang gawin yung process na yung magbubutas tayong ganyan. Or yung ganito. Pwede naman yung ganito guys, yung pwede tayong gumawa ng mold. Tapos, i-smelt natin dito yung copper. Pero yung habol ko kasi guys, is pag gumamit tayo ng anvil, since walang enchantment dito, parang dun mo makukuha. San ba yun? May explanation yun eh. Ayan. Diba? Ito. There are 4 tiers of forging bonus. Poorly, well-forged, expertly forged, and these bonuses increase the power of your tool, making it break less often, may mine faster, and or more damage in combat, depending on the tool. Ayun. So, yun yung habol ko, guys. Kaya, siguro mas okay na mag-proceed na tayo dito sa copper anvil kaysa yung normal way natin. Nagagawa tayo ng mold and then i-smelt yung copper. Kasi walang mga dagdag to eh. Ayun o. So, since marami naman na tayong copper, kailangan natin ng copper double ingot. So, para gawin yan, kailangan nating
copper ingot, tapos flux, and then ayun. So mag-weld tayo, weld. Wow. Okay. So ito, dito muna tayo, guys. So may anvil naman na tayo. Ayan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times 2, 14. 14 na ingot yung needed. 560 plus 560. 11, 20. Tama ba? So 1, 2. Ah. Hindi, 1K. Ay, hindi, 11. 11 ingots. And then... ito mahirap. Mahirap mag-mat. 10. 60, 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
Ayan. Okay. So, una natin gagawin is gagawa tayo ng copper, I mean, ingot mold. So, kailangan natin ng clay. So sa ingot mold ganito lang. Ayan. So up to 16 yung max stock. Oh. No, kulang. Okay, 16. Diyan ka na. Mag-hunt na rin tayo ng clay. Paubos na yung clay natin. So ito ipapalit natin dyan. Pero sayang to ah. Anyways. So maglalagay tayo ng fuel. And then yung i-smelt natin. So 11:20. 75 1405. So since magka-craft tayo ng bagong pick chisel, okay pa yan. Prospect, sige, gawin na rin tayo ng bagong prospector's pick and then shovel. Kuha na lang tayong extra. Yan. Okay. So first is luluto natin tong mga unfired mold ingot. So ito walang nakalagay. Pero may smelt siya sa brilliant white, so yung pinaka max dun. Pero again, yellow white lang yung kayang or yung heat level ng charcoal. So kaya tayo may bellows kasi kaya niyang i-exceed yung heat level ng charcoal hanggang sa brilliant white or itong pinaka-max. Anong tawag dito? Basta yan yung pinaka-taas. And tapos na yung charcoal natin. Sakto. Since kailangan natin ng charcoal. Ayan. So, ipapakita natin. So, yellow-white hanggang siguro dito lang. Yellow-white.
And so nag-stop siya. So hindi siya totally naluto. So kailangan natin click yung bellows. Ayun. Meron na tayong ingot. So yun yung talagang purpose ng bellows. And charcoal natin. So ngayon, pwede na nating ipalit to. Tanggalin natin tong mga to. Ayan. Bellows ulit. Okay. So makikita nyo din nag-i-stack kasi mainit pa siya. So pwede nating palamigin tong mga to. Ngayon mo lang sa tubig. Yun. All goods. Bellows. Last one. And mag-smelt na rin tayo ng copper. Okay. Okay, so meron na tayong isang copper dito. And so i-smelt ko lang to lahat. And then, papakita ko sa inyo kung paano natin siya gagawing anvil. Once na kompleto ko yung gawing ingot lahat to. Alright. Alright guys, so and nagawa na natin sa lang ingot lahat. So next na step is papainitin natin to. Okay. So pwede na, kung kaya nyo naman silang pagsabay-sabayin. Ako kasi hindi ko kayang pagsabay eh. Let's say, naglagay tayo ng apat dito. So makikita nyo dito yan, may status pa rin siya. So merong point dyan na pwede mo na siyang i-wield. So meaning pwede natin siyang i-wield na para gawing ganito, copper double ingot. Ayan. Nakawala na tayong fuel. Ayan. So sa akin ginagawa kong
one at a time lang. So itong mga mold pala na to guys, may chance na mabasag pag ginamit natin. Kaya ayan, nagluluto ulit ako para may backup tayo. Ayan, can wield sabi nga, kita nyo sa bright red. So kunin na natin yan. Tapos right click agad dito. And then, yun, shift right click para magawa natin siya. Ayan. So kailangan pagka ready to wield na siya, kunin mo ka agad. Then, lipat mo dito. Kasi yun lang yung time na pwede mo siyang i-wield para maging copper double ingot. Ayan. And hindi lang siya dito na-apply. So I think pag gumawa rin tayo ng tools, ganoon din. So ma-wield mo lang siya kung nandun na siya sa certain temperature. So yan, pwede na siguro tayo maglagay. Nope, dalawa lang. Yan, can work. And ginawa ko na pala yung knife guys, ito. Yan, can wield na siya. So painitin lang natin konti. Ayan, pwede na yan. Then right click agad dito. Then shift right click. Yun. So meron na tayong dalawa. Oop, naku. Hindi ko intention na ipindut. Pindutin. So yan. So para makapaglagay ka ulit ng item. V lang. Press mo lang yung V sa keyboard. And always kayo maglagay ng molds dito guys. Kasi may chance na pag hindi nyo nabantayan, malulusaw ulit yung ingot. And pag wala kang nalagay na ingot mold dito, mawawala yung material. Yan, can wield na. Yun. So, lagay ulit tayong dalawa. Okay. Can wield. Ah, hindi pa. Ayan, can wield na siya. Okay, so kompleto na natin yung 7 pieces. Ng double ingot sheets. And then, hindi na natin napansin yung ating hunger bar. Okay. Taas na ng health natin. Nasa 1K. Okay. So, ngayon, hindi na natin kailangan tong granite anvil. Kasi magkakraft na tayo ng basically upgraded version lang siya ng anvil. So ayan. So next natin gagawin, lagay ulit natin dito yung flux and yung copper hammer. So next natin gagawin is gagawa tayo ng tools. So wala tayong shovel, right? And siguro gawa na rin tayong hammer. Yeah. Saka isa pang prospector's pick. Okay. Kasi yung next na nating gagawin or next na para makapag-advance na tayo sa tools is susundan natin tong ito, primitive alloys. Ayan. So dito na tayo magko-combine ng dalawang types ng ore. So dito may copper and then tin para makagawa tayo ng bronze. So it's either 88% ng copper and then or 88 to 92% ng copper then 8 to 12% ng tin. Different. So resulting tools will have different durability, efficiency and attack damage. Ah, okay. So may difference sila. So siguro ito yung pinaka superior, yung black bronze. So may nakita naman na tayong silver and gold. So I think dito tayo magpo-proceed. Kasi wala tayong nakitang zinc.
Oh, wala pa. So dito may gold, then silver, and magkatabi lang. So yun yung next na step para sa or next tier ng tools natin. Yan. Pero ngayon, gawa muna tayo ng tools. So, I think one at a time natin. May meet pa ba tayo? Para hindi sayang yung slot. Oh yeah. Yan. So isama na rin natin dyan. Yan. Gaya na rin natin. Charcoal grill. 2.5. Yan. So off. Pag nakalahati ito, siguro saka tayo maglalagay ng isa pang ingot para hindi tayo matunawan. Kasi hindi ko pa memorize yung may kung may papansin niyo kasi dito, ito light heat, medium heat, may ganyan ganyan guys. So pag naglagay tayo ng ingot dyan, yan, and then pinili natin kung anong type, so ipapakita niya dyan kung ano yung draw third last, heat second last, heat last. So, kailangan mong... So, ito yung last heat. Dapat yung last... lang papakita ko. So, to. Based sa video ng mga nakita ko, kailangan mong ipantay muna lahat. So, ipantay natin. Yan, pantay siya. So, punch last. So, last dapat is ito. 3. Naku. Naku. Ulit. Lusawin na lang natin yun. So yan, hindi ko pa memorize guys. So pag pickaxe, bend not last, draw not last. So. Okay. Uy! Muntik nang. Ay hindi, lulusawin pala natin to. Yan. Para maging ingot siya ulit. Para mawala yung... ayun, nabasag yung isang mold. Para matanggal yung nakasave na... Kasi nag-aim tayo nung parang enhancement. Yan. So first time ko rin i-counter to eh. Light hit. Yan. So may mga video namang nag-explain na ito. In-explain din ni El Mango ka, so hindi ko rin mag-gets eh. So I think ito is isang bar. Ito dalawang bar. I think it... Ito tatlo. Tama ba? Or doubled. Yun. Expertly forge. Okay. So, ito. May tinitingnan ako ngayon dito, guys. Na may cheat sheet para sa anvil. Ayan. So, ayoko sanang mag-base dito. Pero hindi ko kasi mag-gets, guys, eh. So, ayan. Okay. So, hindi sinabi dito. So, yun din yung guide sabi na ipantay mo muna siya and then saka mo sundan yung guide. So, gawa tayong shovel.
Yan, pantay ba? So, hit last. Hit not last. Okay, so sa shovel. So. And then. Yun. Ba't ito well lang? Ito expertly. Huh. So, depende ba sa pag-hit mo? Or ilang hits yung ginawa mo? Naku, namatay na nga. Asa na yung sindi natin? So sa ngayon guys, susundan ko lang muna tong cheat sheet dito. Then try ko siyang aralin. Siguro nun matututunan natin to in the long run. Yan. Pwede naman natin siyang i-experiment pero wala na kasi akong charcoal guys eh. So ang sabi dito... Same lang. Ayan. Bend not last. Draw not last. Punch last. So, ito yung last. Okay. Napantay natin. So... Nadali natin. Expertly forged din. Ayan. Wala, hindi ko talaga alam guys eh. So yun lang yung pagkakaintindi ko. Let's say, yung dito. So after natin mapantay, may equivalent ang bawat hit dito. Ito ata 4 or 3.5. Ito 1.5. So ito 1. Parang 1 bar dito siguro. Then, can wield hammer. Yan, pantay. So punch last. Well forge. And so ito 1 and then ito 1.5, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5. So, ito is paabante, ito paatras. Okay. Yun. Nagigets ko siya in a way na kailangan mong sundin. Let's say, napantay na natin siya. And ang sabi dito is hit yung last. And then ito yung logo. So dapat yung last hit natin is ito and then mag-eksakto siyang tatama sa eksakto siyang magpapantay. Okay, so i-calculate mo yung kung ilang hit yung equivalent ng logo. So sabihin natin ito yung first hit. Ano yung nakasulat dun? Hit not last, draw not last, yun ba yun? And then, hit last, ganun. Okay. So, yun yung kailangan kong pag-aralan, guys. Pero ngayon, magre-rely muna tayo sa cheat sheet. Then, saan na yung hammer? Alright. So, kompleto na natin yung ating copper tools. Pwede nating iwan tong mga old na tools natin. Ah, in case of emergency na lang. Yan. So, yeah, I think that's it for this episode. And ayun, hindi pa tumutubo yung ating mga traps. Yan. And then, medyo marami naman na tayong nagawa. Yan. Wait, ba't dalawa yung tubig dito? Okay. Anyways. And
So mayroon pa naman tayo ditong mga grain na pwede natin gawing bread. Nang man 6 days, nako po. Gawin na natin tong sandwich. Ah, hindi pwede. Oh no. Kulang tayo ng isang piece. Kainin na lang natin na as is. And so, ito guys, kailangan ko pa itong pag-aralan para ma-explain ko. Or, kung, ayun nga, nilalaro nyo rin itong modpack or may balak kayong laruin, may cheat sheet naman na nakalagay sa website nila. Website ba nila to? Not sure eh. Pero ayun, may guide doon. So, susundan nyo lang. And, yeah. Ayun, sorry, hindi ko talaga alam. Hindi ko maintindihan. First time ko rin talagang ma-encounter to. So, yeah, pero grabe no, ang galing nung progression. So hindi lang siya basta-basta na pag nagka-ingot tayo is pwede mo na siyang i-craft through crafting table. So ito yung actually yung na-enjoy ko dito eh, yung ganitong progression. So yeah, so I think next episode ang gagawin natin is, ayun, magmamine tayo ng gold and silver para makapag-proceed na tayo dito sa ito, dito sa black bronze. And then try ko na rin mag-build ng base or kahit maliit lang na base para hindi naman ganito yung base natin. So siguro off-cam magkocollect pa ako ng maraming material. And gusto kong itry ito eh, yung ito. Kaso pero parang mas complicated siya kasi kung pupunta tayo ng bricks. Ayan. Kailangan mo patuyuin. And then ito, kailangan natin ng maraming sticks. So, pwede to. Pwede natin gamitin to kasi clay, straw. Pero yung brick type niya ito, kailangan natin ng loom. And kailangan natin siyang ipatuyo. So mas matagal ulit na proseso. And then yung touch kasi para siyang transparent block. Ayun, pwede kang lumusot. Hindi ka pwedeng pumatong. Ayan. And then ano pa ba? And then eto wattle. So yung wattle kailangan nating allow spray mobs. Lagyan natin siya ng stick and then ng dub. Okay. So kailangan natin mag-gather ng clay and then ng straw and then ng dirt. Yeah, so I think mas okay na mag-proceed na lang tayo sa ito, stone. So ang gagawin ko na lang para hindi sayang yung pag-gather ko ng ganitong material is ubusin ko na lang yung copper deposit doon. Then mag-gather na rin ako ng ganito, materials. And then, ayun, mag-proceed tayo sa, or mag-plant tayo ng, siguro ng base natin dito. So, yeah. So again, thank you guys sa pagsama for today's episode. And, yeah. Ingat and have a good one. See ya.